Hello, 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 everyone. Kumusta kayong lahat? Kung may viewer na tayo, kumusta po ang ating audio? Myra Pascua, thank you so much. Ano po, kumusta po ano natin, Miss Myra, audio po? Loud and clear, Miss Pam from Lighthouse Keeper. Salamat. Kapag po nag-live si, kapag bumalik si Ma'am Harlica sa live niya, I think kasi meron din siyang, diniscuss niya just now yung argument ni Miss Sas dun sa, ngayon, masyado mainit ang ating balita ngayon because of a recent interview ng Unang Ginang na hinihimay ng halos lahat, ano? But first, to everyone, batiin po nating sabay-sabay ng happy, happy, happy birthday ang aking utol na si Marlon Puri. Hello! Happy birthday, Marlon! Enjoy your 40s. Oh, di ba? Oh, tinulungan kita doon. Happy birthday po tayo kay Marlon. Meron po siyang page ng kanyang Tea Off with Puri. I-follow niyo po 'yon, nasa Facebook po 'yon. So, please go there. And comment ng happy birthday sa kanya dahil birthday po niya ngayon, ano. So bago pa bumalik si Ma'am Harlica at puntahan niyo siya doon at malaylayan tayo, i-discuss po natin, ano, ang title po ng vlog. So ako muna ang take over muna, ako si Marlon po ay syempre nagse-celebrate ngayon kasama ang kanyang pamilya at later ang kanyang mga, meron siyang konting pagtitipon para sa kanyang mga kaibigan. So yun nga, ang title natin is ano ba? Word choice and the power of ano, no, using quality words. So hindi na natin hihimayin kung ano yung mga topics na na-discuss dun sa recent interview na meron ang Unang Ginang. I think that was last night, no? But then let's try to understand, no, yung mga word choice na ginamit niya doon. Unang-una, recently, no, si PBBM ay napasama sa top 100 most influential men globally, tama ba, ng Time Magazine. So, kasama siya doon. And then, here comes now the first lady, his wife, to this kind of interview using a not so well thought of choice of words to express her messages sa mga nakikinig sa kanya. So, unang-unang ginamit niya is bad shot. Wait, alam mo, ano yan eh, ngayon ko na lang siya ulit narinig. Pero, uso yan nung ano eh, I think college days naman na nung narinig ko yan. Yung bad shot, kapag halimbawa nagbibiroan kayong magkakaibigan or meron kayong hindi gusto, meron tayong nakaaway, diba? Dahil napaka-casual naman ng usapan, sasabihin, ayoko makausap yan, hindi kami bate, bad shot sa akin yan, diba? We choose that word to express yung disgusto natin sa isang tao. Tama po ba? Sino po dito ang nakakagamit ng salitang bad shot? Baka ako lang, that shows my, ano, my age. Oh, happy birthday. Oh, Marlon, ang dami mong greetings dito. Oh, yun. And then another word na ginamit niya is bring it on. Wherein, dito sa bring it on na to, medyo na-contradict. Di ba, when you say bring it on, nandun yung tapang, di ba? Nandun yung paghahamon. Nandun yung parang wala na akong pakialam but bring it on. Nandun yung show or flex of muscles, yung pag-flex mo ng authority mo, pag-flex mo ng power mo, no? And yet, she's saying dun sa interview na niya that she has nothing to do with anything. Like, she lets things be. And then hindi under desaya yung presidente because she doesn't have a hand on anything, 'di ba? Pero yung yung hamunin mo ang tao na sige lang, bring it on. Medyo off 'yun, 'di ba? And also, when you say bring it on, you emphasize your power. Tama po ba? But then dun sa ano niya,
sa interview, nasabi din doon na every morning yata when she wakes up, di ba, at 8 a.m., I think she spends 1.5 hours at least na meron siyang routine. And sa routine na yon, kasama doon yung walking. It was not clear kasi kung barefoot siya naglalakad. Kasi sabi niya ganyan, di ba kapag naglalakad ka sa ground, sabi niya ganyan, ano ka, what do you call it? Nagiging grounded ka. But your choice of word when you say bring it on, bad shot ka, yung mga ganyan, hindi siya masyadong ano, no? Hindi siya masyadong nagpapakita ng pagiging grounded as you claim it. Tama ba? Tama, no? Hindi eh. And then, nagkaroon doon, may mga salita siyang ginamit na power and money. Sabi niya ganyan, I've lost trust to some people na alam mo, makikita mo ang ibang tao na when you give them power and you give them money, or they get access, not verbatimly ha, they get access to money, they change. Diba? Yun ang sabi niya. Tama po ba? Sino po bang nakapanood na? But then again, when you say you're in power and you have money, it seems as if si Madam yung nagbago, 'di ba? Kasi 'di ba natatandaan ninyo when we were all part of the campaign and things, she was very accessible, approachable, but then of course nagkaroon ng mga kwento na ganito na nagtanggalan, nag-alisan. Madam, hindi lang naman po kayo ang ano, hindi lang po kayo ang tumulong. Marami pong tao ang tumulong. Marami po ang taong nasaktan. Marami pong tao ang may istorya na hindi po napapakinggan. So, yes, you are entitled to expressing your feelings, your emotions, but not this way na ang taong halos pinaringgan ninyo dito ay isang elected official. Ito po ay si VP Sara. Sige, wag na po yung sa amin na wala lang, maliliit lang naman na tao kami. But then of course, there's also that story by Ma'am Harlica na bigla na lang kinat yung group chat ng mga OFW when they started to little by little, 'di ba, parang remove, halimbawa admin remove Rosary Claro, admin removed Pami, admin removed Julie Sanchez, Shibutimi, yung mga ganyan, Ford Tupas, yung unti-unti nakikita mo, ay nakik out na ako. So, you already cut connection. So, I think the power and authority that you assume changed people you already do not trust now, parang kayo po ang nabago nun. Tama po ba? And then of course, when you're in power and your authority, itataas mo ng konti ang sarili mo, ano? Para i-improve sana ang sarili mo. Pero dun po, sa same interview na yon, ang tawag nyo pa rin po sa mga kasambahay natin, katulong. Kasambahay na po ang tawag natin sa kanila. Hindi na po katulong. Tapos, ayun nga, parang mali naman po yung paggamit ng ganung salita. Tapos, siyempre, sinabi niya na itanong, ano po ang appreciation nyo kay E.S. Bersamin, kay JPE. So sabi niya, mga lawyers yan. Alam mo naman kapag lawyers, ano yan, very calculated, ganyan-ganyan. And they have evidences. And we use evidences. We refer to evidences. So sinabi niya ang salitang evidences. Sabi niya doon, you see, if there are evidences, there are things that you hear, that you see, and that you feel. So balik po tayo sa ating mga ano, mga issues na meron. When you say something that you hear, you see, and you feel, ang dami pong nagkalat ngayon na mga ebidensya na allegedly kinasasangkutan ng unang ginang. Nandyan po ang audio voice na merong ang audio message about extraction, audio message about pakikialam sa ESAF, diba? Audio voice ng pakikialam sa mga appointments, na even ang hirap ng gamutin nun kung may mga ganyang evidences, tiho ba? Tapos nandyan yung issue ng kidnapping, nandyan ang issue ng napakaraming issue na may mga ebidensya, napakaraming issue na merong
merong kang narinig dahil nga may mga leakages yung messages, ano? May nag-message lang, babasahin ko to mamaya. So, bakit dito sa specific na interview na to, marami ding issues na hindi tinanong. It seems as if na ano, no, na hindi mo alam tuloy kung ano ang mensahe, kung bakit nangyari ang interview, at ano kaya ang pilit pinagtatakpan or ginagamot na issue. Tama ho ba? Basa tayo ng konti. Kay Ford Tupas, ang sabi niya, tawang-tawa ako doon sa cute daw siya. Kinilabutan ako. Anyways, thanks to that interview, dami na tuloy memes and it will last for years. Not even years. It's there forever, di ba? Unless, just call Romania. Di ba? Ayun, meron pang ganun. Di ba yung sinabi mo kaninang, yung mga strong words na ginamit niya, I can also do that. I'm now in authority. Kung kaya kong gawin sa kanila, kaya kong gawin sa kanila. Just call Romania. Ano kaya yung nasa Romania? Ano po? Medyo nagmamadali ako. Medyo kinakabahan kasi ako na pag bumalik si Mama Harlika. Eh, syempre, gusto ko rin siya mapanood. Bibitaw ako. Ano po? So, yun. Just call Romania to stop everything. Yun yung lines niya. Yun yung mga, yung words niya. Pero, and then, ito kahapon, napanood nyo ba yung interview ni Attorney Glenn Chong sa Mahal Nating Pilipinas? He mentioned there na meron siyang mga nakatrabaho na sa HQ na mga Greco, Bulgarian, tama po ba? Tama, mga foreigners na involved sa campaign. We'll have a separate discussion on that one, and also to include din kung yung pending question natin about trolls, no? So, separate yun. Ito kasi medyo mainit, hindi naman sa gusto nating sakyan, pero mas gusto nating ano, sabihin na may kapangyarihan ang salita. Dahil kapag ang salitang ginamit mo ay may kalidad or quality at nanggagaling ito at nasasambit ito ng ma-impluensyang tao, dapat yung gamit mo ng quality words may kakayahan na magpahayag ng may, how do you say it, na may kahulugan at may katotohanan. Ito kasing interview na to, hindi mo nakikita kung ano yung katotohanan, ano yung issue na na-address, at ano yung impluensya nito para makapagpabago ng isip ng mga manonood. Tama po ba? Kasi bakit kailangan na merong kalidad yung ano, yung isang ma-impluensyang, okay, let's set things straight. Hindi po siya elected. But of course, we have to admit it that she's become influential because of the power na meron na ngayon si PBBM. Tama? She's after all the first lady and she can influence. Meron din na sa global stage din siya para maipresenta niya ang sarili niya. So, pero bakit kailangan na sana may nag-guide sa kanya, may nakapaligid sa kanya na inuupuan siya para ang sound bites mo, madam, is ano, yung maganda, hindi yung ganyan na tingnan mo ang ginamit na teaser, yung part na bad shot na sa akin yan. When we were part of the campaign, we would sit down with then candidate PBBM and help him craft the message or the statements na i-release niya para pag yan pinick up ng ano ng mainstream media, maganda yung labas, hindi yung part na wherein nabulol ka, mali yung sinabi mo, mali yung ganyan mo. Dapat meron kang man lang na impart na yun at yun ang uulit-ulitin when you play it all over and again, maganda sa pandinig, nakaka-influence, nakaka-inspire. Hindi yung ganyan na tatawa ka dahil, di ba, you have reasons to laugh about using bad shot sa akin yan. Parang hindi siya makaunang ginang. Mali, ano ho? How would you have said it or how would you have answered the question when nung itanong ka, ito po bang sa inyo ni VP Sara, wala nang reconciliation na magaganap or mangyayari? Di ba dapat ang sinagot mo doon kung ikaw isang mataas na tao, ma-impluensya at gusto mo maka-inspire? Sana ang sinagot mo doon na umaasa ako one day na yung mga differences namin ay ma-set aside at maayos ito. Oo, nasaktan ako dahil sa ganitong pangyayari na pumunta siya sa event na ganyan, na tinawag niyang ganito ang asawa ko. Nasaktan ako doon, pero maasa ako na one of these days magkakaayos kami. Either siya ang mauna or ako, but please give me time to heal dahil nasaktan po ako. Mas maganda po bang marinig yon or mas
because of the power and the authority and the influence, mas pinili mong gamitin yung bad shot sa akin yan. Kasi kung ako ang nasa comms team niya, yun ang sasabihin ko. Yun ang ituturo kong, ito po sana ang magandang sagot dyan. Because ako, naiimposiblehan ako na hindi siya nabigyan ng advanced questions. Kung nabigyan siya ng advanced questions and I'm assuming or ina-assume ko kung nabigyan siya, dapat na i-craft kung ano yung mga dapat niyang isagot. Para nga naman yun nga, maganda yung mga sound bites niya. Kasi naging practice yun sa HQ before na hindi ka pwedeng umupo sa interview nang wala kang advanced questions and wala kang briefer. At ako po ay ang madalas na naatasan na gumawa ng mga briefer, ng research kung ano yung mga isasagot. At may kilig factor sa akin kapag nagagamit yung mga soundbites na nilalagay ko doon or yung mga sagot na na-research ko. Well, he's not very dependent on it. Gusto lang niya ma-refresh din. He has also his way of how to, of yung based sa stock knowledge niya, alam niya rin naman ang isasagot. Magaling din naman ang Pangulo. Pero syempre, yun nga, hindi mo ma-deny yung katotohanan na humihingi ng advanced questions and kailangan ng briefer. In as simple as, ano ba yan, town hall meeting ba yan or town hall interview ba yan or TV patrol interview pa yan. Merong ano, may boy abunda yan, may advanced questions po. What else? So yon. Bakit kailangan ng mga kalidad na salita ang ginagamit ng mga maimpluwensyang tao? Kasi unang-una, kailangan mong magbigay ng linaw at sa choice of words na meron ka, mapakita mo kung ano ang kahusayan mo sa larangan na pinag-uusapan or kung sa larangan na kung nasaan ka. It reflects who you are and your quality as a speaker. So, sa tingin niyo po ba dito sa interview ni Madam, nakita po ba natin na meron siyang pinakitang kahusayan at linaw sa pagpapahayag ng kanyang mga sagot? Basa tayo ng konti. Turuf. Ano kayang ano? Anong celebration na gaganap ngayon, Marlon? Nasaan ka? Romania, may mga assassin. Ah! Yun po ba yung ibig sabihin? Sabi ni Thetay Avila, Romania, may mga assassin for hire. Oh my God. Totoo pala? So also, sa paggamit mo ng mga kalidad na salita kapag ikaw ay humaharap sa mga ganitong interview or umaakyat ng entablado para mag-speech or mag-impart ng mga messages, nandyan yung ang intention mo is to persuade and to influence, di ba? Yan yung makapaghikayat ka at makapag-impluensya ka na kung iba man ang aking saloobin sa mga bagay-bagay, at least mas sway mo ko after hearing you na may magbago sa isip ko na, oo nga no, parang mali ako, nag-focus ako sa ganito. Siguro nasa echo chamber lang ako ng sarili kong mundo na hindi ko naririnig yung part na yon dahil narinig ko to at ang ganda ng pagkakasabi. Sige nga, aralin ko kung paano or ano yung gusto niyang sabihin para yun na lang din ay idagdag ko sa aking kaalaman. Sa ganito bang interview, nagkaroon na yon? I mean, sa interview niyang yon, nakita ba natin yung kanyang objective na manghikayat at mag-impluensya? Sana. At tapos, aside from that, nandyan yung inspiration mo at saka yung motivation mo na gusto mong mai-impart sa mga nakikinig sa'yo, no? Also, other than that, meron din yung kapag nagsalita ka ng ganyan or humarap ka sa isang interview na alam mo naman online na at makakarating to sa pagkarami-raming tao, borderless na nga, sinasabi natin, hindi lang naman sa Pilipinas yan mapapanood, sa ibang bansa din, nandiyan yung ang goal mo dapat sa paggamit mo ng mga salita mo, makapag-establish ka ng tiwala at ng
credibility, 'di ba? Yung magsasalita ka ng mahinahon at makukuha mo ang attention ng tao mo, at in just one word, the first word na sasabihin mo, nakuha mo na 'yung attention nila at nakikinig na sila sa iyo. 'Di ba? Yung nakatingala sila sa iyo or nakatutok sila sa television na ganyan, dahil yung mga bawat susunod na mga salita aabangan nila. Tama po ba? Tapos nandiyan din yung connection, yung you want connection. Dapat ikaw as the speaker at kayo na consumer ng aking sasabihin, dapat ako as a speaker tugma yung sinasabi ng aking sinulat ko yun kanina. Tugma ang inyong salita sa inyong gawa. Medyo natawa ako doon kasi, 'di ba, maraming claims na hindi ako ganito, hindi ako naman ako ganyan. I have nothing to do with this. Under ba siya, pero ito yung ginawa ko. Parang ang laki po ng disconnect. Marami pong issue na hindi na-address. So kung ma-address ang isa or dalawa or tatlo sa mga issues na 'to, baka wala po kayong dapat sa mainit na event na 'to kung kailangan yung mag-explain. Kasi mas mukha pong may pinagtatakpan kayo kaysa sa gusto niyo lang makikonnect sa mga audience niyo. Sana hindi ganun ang nangyari, ano ho. So sana mapaligiran siya ng mga taong mas may puso at mas may pagkalinga na mapakitang naalagaan po ang ating First Lady. Ito po, alam ko for a fact na very simple ang unang ginang. Hindi siya ma-makeup, hindi siya yung alam mo yung mga maabubot na malaki ang kwintas, malaki ang diamante, mapulseras, maano. Hindi po siya, ano, napakasimpleng babae po ng ating unang ginang. At alam ko na ang gusto niyang i-portray na personalidad niya ay ganon. Pero kung ganito pong klase, sana po mag-ayos-ayos tayo ng konti. Ang hirap sa akin ito, hindi ko siya gustong laitin or ano. But then, yun nga eh, dapat ito kasi hindi nang gagaling sa kanya na make-upan niyo ako, ayusin niyo naman yung hair ko. Gusto, I want something flashy sa katawan ko. I want something silky or shiny na isusot ko. Hindi ho ganun. Dapat kayo hong nakapaligid, kayo mismo ang magpresenta na ito po ang available wardrobe para po sa interview niyo sa ganito o sa ganyan. Narito po si makeup artist letter A, ito po yung portfolio niya, portfolio B, portfolio C. Pero mas nakikita po namin sa image ninyo, mas magagawa po ni makeup artist A yung dapat na mas komportable ka, yung light makeup lang po. It's like wearing no makeup. May ganon, tibo ba? Sana ganon, nagkukusa yung mga taong nakapaligid sa kanya. O madam, bago po tayo maupo, ito po ang mga tanong. Ano po ang balak nyo sanang isagot sa tanong na ito? At tapos, di syempre, sasabihin niya, di ba? Magsasuggest ngayon yung isa sa mga comms na magsasabing, or kung ganito po kaya natin sabihin, wag po nating sabihin na bad shot siya, na acknowledge po namin na oo, bad shot siya, nasaktan kayo. Pero po kung masaayusin po natin ang mensahe, madam, ganito na lang po nating sabihin. Nasaktan ako sa ginawa niya, sa lahat ng support ang binigay namin sa kanya. Nasaktan ako nung makita ko siya na nakiisa siya sa ganung rally na may panawagang ganito. Sana dumating ang oras at sana hindi magtagal yun na kami ay magkaayos at magkausap. Sana ganun. Hindi yung ganyan na isusubo nyo yung unang ginang sa isang mainit na sitwasyon na siya rin naman ang mababalikan at mapupulaan. Unang-una nang nangyari yan kay PBBM dito sa issue ng droga na nasabat sa Batangas, na para siyang naging facilitator sa isang press conference na hinarap niya yung isang tao, tapos wala, hindi organisado ang lahat. No, nakakaawa lang din, nakakadismaya ba, na ang dami namang resources, ang dami nakapaligid, pero bakit ganyan? It seems as if na hindi po naaalagaan. And then of course,
kami ba ngayon na nagsasalita ng ganyan? Sobrang liit lang po namin. Hindi naman po namin sinasabi na kami ay may bearing. Yung boses namin ay may bearing. Pero sa pakiramdam namin, since meron po tayong manonood at mga followers, ito ay nakakapag-impluensya. Hindi po kami kagaya ninyo na prestigious ang estado sa buhay. Pero kami po, ang pinaglalaban namin bilang mga mamamayang Pilipino, simple at pribadong mamamayang Pilipino, yun ay makapaghikayat sa ating mga audience at mga nakikinig na unang-una, para maging effective ang inyong comms strategy, kailangan yung i-admit na may problema, na may issues. Ano-ano yung mga issues na yon? May issue sa droga, may issue sa smuggling, may issue na allegedly kidnapping na kinasabwatan niya or yung kina-involve niya. And then, may issue ng Smartmatic na nakipag-meeting. May issue ng yung sa PCSO na halos araw-araw may nananalo ng milyon-milyon. So, unang-una dapat i-admit nyo po within your core group na may ganung issues para po magawan kung paano ito ma-i-address. And kapag merong ganyong admission na merong problema, mas mailalatag nyo ng properly kung paano ito resolbahin by hindi lang ng PR barrage wherein itatry ninyong i-conceal kung ano yung mga totoong nangyayari. Wala pong ibang paraan na makaiwas kayo sa kritisismo ng mga tao kundi ang gumawa ng tama at ng matuwid. Basa po tayo kay Rosalyn Busaing. What about Aimee Marcos? Bakit kaya wala siya masabi? Yes, gusto rin po namin kalampagin si Miss Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos, kung ano po ang inyo ding side tungkol dito sa issue ng droga at dun sa side at panawagan na sana po ang Pangulo ay mag-heed sa panawagan ng mamamayan na siya ay sumalang sa isang credible drug test para mamatay na po ang issue na kayo po ay allegedly ay lulong sa isang bisyo, ano ho ba? Or bisyo or illegal substance, ano po? Kay C or Seya, pag nambubudol, gumagawa ng eksena para manlito, nagkakagulo nga tuloy ang ligaya ng mga negosyo nila. Ayun nga, malaking tulong po ang paliwanag nyo po, lalo namin naiintindihan ng mga nangyayari sa bansa. Maraming salamat po kay Blingo Blue. Fresh Daily PH. Alam mo, Miss Pam, ang nakakaloka, may problema pala siya sa tattoo. Oo nga, no, niya yung parang it's one of her her basis ng mabait. Kung wala kang tattoo, mabait ka, because I think nabanggit niya yun sa part na may kids naman, may children naman are nice, no? Wala kang nabalitaan na may binugbog, na may tattoo sila, yung gano'n. Yun nga, alam mo, bother din ako dun sa paggamit niya ng word na katulong. Kasi napakatagal na binali natin yung salitang yan. Dahil nga kasama natin sa bahay ang mga angels natin na yan. Matagal nang pinalitan yan na dapat i-address natin sila as kasambahay. Arn Castillo, FL Liza Marcos is talking as if she is talking about herself. She chooses since him, blah, blah, blah. Oo nga po. So, hindi ko nakita yung objective nung pag-upo or nung interview na yon. Mas nakita kong may panic. Mas nakita kong may kalat na nililinis. Mas nakita ko ang problema kesa sa solusyon dahil sa kalidad nga ng words na ginamit. Renzo Malyari, ako may problema sa bangag. Ikaw talaga, sir. Mayra Pasca, walang ganun, Miss Pam. Paano siya mamahalin ng tao niya? Katunayan yan na masama ang ugali niya. Ayun nga, kasi mas nakita ko yung tapang niya, mas nakita kong mas naghahamon siya kaysa mas nag-i-influence siya at mas nag-i-inspire siya. Mas nakita kong mas nanakot siya
kesa yung nagpakumbaba siya dito sa interview na to? Ano pong masasabi nyo? Ano pong imahe ng ating unang ginang ang lumabas dahil dito sa interview na to? Ano po sa tingin nyo? Miss Cafe Latte, Miss Pam, hindi siya nakakatulog. Or, sorry, hindi siya nakakatulong, lalo lang lumayo loob ng mga Filipino sa kanya. Nagmukha lang siyang mahadera. Ayun nga po, kasi mas nakakatulong din yung ano eh, yung ngang, the way you deliver your words, the way you deliver or the manner you address your viewers, di ba? Kaya lang, yun nga eh, mas naghahamon siya kesa sa nakikipag-usap siya. I'm watching from Japan. Hello, Marcio. Bongo Julius, not a word of a first lady, unprofessional. Emilda Marimla, basagolera siya. Tess B, kulang ang questions, tapos sinadya nila na ganun ang itsura para magmukha siyang dukha. I don't know. Basta ang akin lang is, kung ako ang nakapaligid sa kanya, hindi ko siya iuupo ng ganon para mapulaan siya. Seiya, huwag pansinin ang drama nila nang aagaw lang ng attention, tutok sa national issue. Bangag, smug, presyo ng bilihin, PCSO, PI, pera ng bayan. Tama po yan. Kasi ito, ang sinasabi nga nila, ay maaaring isa sa mga paraan nila para lumihis sa tunay na mga issue at tunay na mga problema. Ay, sandali po, sa tumatawag, live po ako. May classmate ako sa baba, hihingi ito ng ano, ng mga reviewers. Jenny Rose Uy, para saan po yung interview niyan? Lalo lang na bad shot. Totoo, no? At itong mga panahon na to na may mga issues na ganyan, parang mas ang hinihintay ng taong lumabas at makita, mapanood, mapakinggan, eh yung ating Pangulo, hindi po yung First Lady. Tama po ba? Daddy Bird TV, Pam, sorry for the words, but arrogant. Ako po, sorry na. Daddy Bird, ako po ba? I know, maybe you meant the First Lady, pero sa sentence po parang ako. Just simple, Miss Pam, watching from Canada, mali yung husga niya kay VP. Ay, speaking of ano no, mga nasa OFW natin or base abroad, sino po yung mga taga UAE, Abu Dhabi? Kumusta po kayo dyan? At napapanood ko sa news ang pagbaha dyan. Alam niyo, natira po ako ng Abu Dhabi at ano, medyo konting ulan talaga bumabaha because they're not prepared for such kind of weather because it's only just really all throughout either summer or konting lamig in around October to December, tapos konting ulan dahil walang drainage system na maayos. Talaga pong konting ulan angat ang tubig. Kumusta po ang ating mga taga UAE, Dubai specifically, tama? Or meron din sa Abu Dhabi? Uy, ito, ni Lisa. Di ba ni Lisa, ano ka? Ni Lisa RR. Di ba Sharjah? Or iba yan? Abu Dhabi ka, UAE. Anong condition nyo dyan? Oh, Daddy Bert, not you, but the First Lady. Okay po, maraming salamat sa clarification. Ay, nakuha ko naman po yung pero kinlear lang din po namin. Miss Pam, the more President BBM and Flam avoid to address the general public or questions about drug tests, PCSO, etc., the more the people do not like them. Totoo po yan kasi mas pinapatagal ninyo, mas hindi na-address yung akala nyo pong natatabunan ng issue at nagtagumpay kayo na hindi po ma-address ang issue na yon. Hindi po. Dahil po ang tao na nag-upo sa inyo dyan ay nainip na within 2 years na nakaupo dyan na hindi nyo po sila nare-resebuhan sa pagtulong or suporta na inaibigay nila sa inyo. As simple as granting them or ensuring na mangyari yung pangako natin na 20 pesos per kilo na bigas, hindi po nangyayari. Kaya po mas nagiging critical ang tao. Hindi po ibig sabihin na nandyan kayo, wala na kayong gagawin at pepetics na lang. Kailangan po natin magbanat ng buto dahil kailangan po natin balikan ang ating mga napangako nung tayo'y nangangampanya.
at ibalik yun sa tao. Nelisa, si tama, baha pa din po sa place namin dito sa Sharjah. Di kami makababa ng building. Naku, kumusta po ano? Ano pong ginagawa ng ating government to support yung po mga ganyan? Kumusta po ang supply ng tubig or pagkain, ang kuryente? Ingat kayo ha, Nelisa. Renzo Malyari, paawa effect, walang effect. Tama. Emil Damarimla, dito pa kami sa Dubai, medyo okay na pero mga kubog pa na lugar. Ay, may mga lubog pa na lugar. Mag-ingat po kayo, Ma'am Emilda, ano po? Sana po wala po yung stranded somewhere or na-stuck sa mga floors nila. Because, well, we know Dubai, Abu Dhabi, mga high-rise naman talaga yan. Tapos may supply kayo ng pagkain, sana po wala namang nangyaring masama, ano po. Marsho, na-insecure, pakaganda kasi ni VP Sara, nagsiselos lang siguro. I don't know, bakit napakaaga para mag-prepare for 2028. However, the thing is, she is very consistent when she's saying that, you know, after 1,500 days, baka tapos na silang pag-usapan ako, baka hindi na nila ako banata, na ganito. It just goes without saying na their intention is to really finish their term at hindi na mangarap na ang uupo ay sila pa rin. Sana po totohanin ninyo yan at sa mga remaining days na meron kayo dyan, hindi lang po yung i-enjoy ninyo, pero at least go back to your promises sa mga tao at ibalik po yun. Hindi ho kasi pwedeng mangarap tayo na ito ang pangarap ko sa anak ko na maging ganito ka rin kung ang mamanahin po ng anak ninyo ay puro problematic and kapuna-puna naman na kalidad ng serbisyong ginawa ninyo. Kung di naman po tayo nag-deliver at nag-perform, ano pong ipapamana natin sa susunod nating salinlahi na gusto ninyong iupo dyan? At paano nyo naman po babalikan ang inyong taga-pagboto at sabihin na iboto nyo po ang anak ko at ganito, kung ang tao wala naman hong nahinuha doon sa pagkakaupo ninyo. Hindi ko po alam bakit ho nawala yung drive ninyo at passion ninyo na tulungan ng tao. Maaaring may nagagawa, pero ito ay kulang na kulang para po masatisfy nyo ang lahat. Hindi ho pwedeng sabihin ninyo na you cannot please everyone. Hindi po. Obligasyon po ninyo yun. Kayo po ang pinakamataas na posisyon or kayo po ang nahalal ng tao na asahan para sila ay pagsilbihan. Hindi ko pwedeng sabihin na, I cannot please you, I cannot please this, A, B, C, D, E, F. Hindi po pwede ngayon. Tapos, just because nga may disgusto yung tao, bad shot na sa inyo. Hindi po pwede yung ganun. Dapat po hindi tayo yung balat sibuyas. At ang statement na to ay para po sa mga taong halal, taong opisyal, taong gobyerno. Hindi po na may mandato na maglingkod sa tao. Hindi po yung nagbabalat sibuyas na nga po kayo, sensitive, wala pa po kayong mandato. Di ho ba? Focus na lang po tayo sa ating mga problema. So, yun lang po. Sana po may naintindihan tayo sa lalim ng mga issues at alam natin ang halos lahat, yan ang hihimayin. Ako po ay biglang nagmadali dahil alam kong live na ulit po si Miss Maharlika. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Pam at sa ngalan ng ating kasama at utol nating si Marlon Purificacion, tayo po ay sabay-sabay na bumati sa kanya na happy, happy, happy birthday, Marlon Puri. I hope that you enjoy your day with family and may you be blessed and granted all the wishes for yourself and for your family. Alam ko na isa kang mabuting tao, na malaki ang puso, at alam kong maasahan ka bilang kaibigan. Deserve mo maging masaya, bro. Happy, happy birthday. Salamat po sa inyo. Please don't forget to like, share, and subscribe. And don't skip ads. Thank you so much. Nood na po tayo kay Ma'am Marlika.